morning po, sir. Nandito na po pala kayo. Hindi, wala pa. Picture ka lang to. Hindi pa ako to. Si sir naman eh. Che. Timpla mo nga akong coffee. Black coffee, sir? Hindi. Blue. Blue coffee. Kaya mo? Sige. Pero hindi nakasaad sa last will and testament ng mama kung paano ko kayo tatratuhin lahat. Anak, pasensya ka na. Dito ko pinatulong ng impactong Peter na yan, ha? Akala ko nga ho, exaggerated lamang ang mga kwento tungkol sa kanya. Totoo pala? Ay nako, sampo lang yan. Mas malala ang makikita mo pa nakasama mo yun. Ba't nga ba naging ganon? Mabait naman si Tita Biday at kayong lahat dito. Ewan ko nga ba. Kay Senyora Biday lang mabait niyang taong yan eh. Natural! Alam nga naman magpakita siya ng kagaspangan ng ugali niya. E di pinalaya siya katulad ng ginawa sa kanya ng tatay niya. At talaga ako ang pampaantok niyong mag-ina, ha? At talaga nag-aabala kang tiktikan kami. May hindi ka man lang nagpalit ng damit. Oo. At matatahimik lang ang kaluluwa ko kung hindi na kayo natutulog dito sa pamamahay ko. At saan mo naman kami patutulugin, hmm? Maynta, huwag ka nang umiyak. Hindi iniiyakin yung hayop na yun. Sinong hayop dito? Itong mga kasama natin sa kwadra o si Peter? Both. Matching type lang sila. Anak, nahihiya ako sa'yo eh. Okay lang, ma. Hindi tayo magpapatalo sa kabayo. Mga kasama niyo dito sa kwadra o kay Peter? Both! Miss, salamat po. Mr. Santos, po? Kayo na po. Yes, po. Salamat. Maganda pakiramdam ko, Inso. Pasok? Mukhang tanggap tayo. Pasok tayo? Ayos! Talaga? Ayos! 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 Sa Jefferson Chua. Babalikin ito mamaya, ha? Yes, ma'am. Uy! Anong ginagawa nitong dalawang hampas lupang dukhang mararitang dayok-dok dito? Excuse me? Are you talking to us? Huh? Ikaw nga maswerteng nakapasok sa marangyang opisinang to. Samantala nakita ko sa labas minaklagay na no pizza lang! Sino ba kasi nagpapasok sa inyo dito? Eh kung nga dapat tinatanong namin yan eh. Dahil ang pagbumuka mo, dapat sa kwadra. Dahil mukha kang kabayo! Tigidig. Kaya pala nag-apply na niya mag-abroad kasi naghihirap na! Dina! Sabihin mo kasi dalawang na to kung ba't ako nandito? Ah, siya po kasi may-ari ng Solid Liquid Airlines. Huh? Kung saan kayo nag-a-apply? Tara, ulo na tayo. Uy! Teka, hindi pa tayo tapos! Nag-a-apply kayo, di ba? Gusto niyo magkatrabaho? Bakit? Kasi wala nang makain? Bakit? Kasi wala nang sumasakay sa bulok niyong kalesa! Guard! Sir? Sa susunod, pag singbaho ng kabayo, katulad ditong dalawang to, huwag mong papapasukin! Yes, sir. Mga patay gutom na walang makain-kain pero saksakan ng yabang. Uwi! Tara na, sir. Baka masipa pa kayo. Uwi! Uwi! Ba't ka huminto? Gusto niyo ibangga ko itong sasakyan ninyo sa sasakyan sa harap natin. Eh kung ibangga ko yung ulo mo sa windshield, para sagot ka? Eh mga madali na nga ako, ano ba yan? Teka, ba't maandar ka? Nagmamadali? Taxi? Taxi to? Sige, pasensya ka na, ha? Sige. Tagal lang sasakyan. Ay, dali, sundari mo yung mama tsaka yung bata, dali! Sino dyan? Yung nasa pedicab! Pronto!
Oh, anak. Mag-iigib lang ako ng tubig ha, at maligo ka na. Ako na yan, Tay. Sayang naman yung connection ko sa mga tambay dyan sa labas. Kung hindi ko rin sila mautusan, magpahinga na lang kayo. At magluluto na ako. Alam mo, anak, ang bata-bata mo pa, ang dami mo nang alam sa buhay. Paano pala utos ka? Palaasa. Lahat na lang pinapagawa kahit bata pa. Sino ka? At anong kinalaman namin sa shoulder pads mo? Ah, hindi ba sa shoulder pads, anak? Baka player siya ng football. Sa kita talaga nakahikoho sa inyo, nakukuha niyo pang pumunchline, no? Kung di mo ako natatandaan, pwes magpapakilala ako. Ako ang batang pinagmalupitan mo 15 taon na nakalilipas. Pedro? Anak? Malamang, alangan naman asawa mo. Kung sa bagay, ay kinkamukha ko naman talagang inaidol sa sobrang pagbabalupit mo. Tay, siya po si Kuya Pedro ko. Bakit akadamit pang babae? Kapag dukha ba, hindi alam ang salitang bakla? O baka naman sa mga naikwento mo sa kanya, sadyang hindi may ikunento ang kasamaan mo sa mga bakla? Anak, naiintindihan ko ang galit mo. Naiintindihan ko talaga. Pero maniwala ka, hinanap kita. Hinanap kita ng matagal na panahon. Kaya nga ako napadpad dito sa Maynila eh. At dito ko nakita ang napangasawa ko, ang nanay ni Pauline, kapatid mo. Kuya, huwag ka na mag-emote dyan. Nakakawala ka ng ganda eh. Bati-bati na lang para masaya. May katabilan ka, no? Magpasalamat ka, mahina na tong ama mo. Dahil kung hindi, malamang pinutol niya na yung dila mo sa sobrang kadaldalan mo. Yun nga eh, nagbago na ang tatay. Kaya sana mapatawad mo na siya. Tawad? Sa palengke na lang ginagawa ang tawad. Naparito ako. Para makita niyo kung gaano kaganda ang buhay ko ngayon. At para makita ko rin kung gaano kamiserable ang buhay niyo ngayon. Sigurado ako. Hihingi ka ng pera, no? Hindi, anak. Kung meron man akong gustong hilingin sa'yo, yun ay ang kapatawaran mo. Anak, araw-araw akong nagsisimba. Humihingi ako ng tawad sa Diyos sa lahat ng mga naging kasalanan ko sa'yo. Mahina na ako, anak. May sakit na ako. Kaya sana kung hindi man ngayon, sana mahanap mo dyan sa puso mo ang kapatawarang hinihingi ko. Weh! Ganon? Mukhang sa kalagay ng buhay mo, di mo na kayang buhayin din ang batang yan. Kaya kukunin ko na siya. Pero hindi para alagaan. Kundi para pahirapan. Para mag-alala ka. Para mag-isip ka. Para lalo kong magkasakit. Para mamatay ka na. Eh, bastusan na rin lang naman pala ang mangyayari dito eh. Makikisali na ako. Kaya lumayas ka na. Bago pa kita ipalapas sa mga alaga naming Leon dito sa bahay. Anak, halika dito. Halika. Sumama ka na sa kapatid mo. Hindi, tayo. Hindi mo ko yung may iwan. Anak. Makinig ka sa akin. Makinig ka sa akin. Yun ang makakabuti sa'yo. Ray, para niyo naman ako binigay sa mga matang dyan sa labas. Ito ang opisina ko. Inggit ka, no? At ako ang may-ari nito. Kaya lalo kang maingit. At ikwento mo sa tatay mo, para malaman niya kung gano'n ko kayaman, para habang namamatay kayo sa gutom, eh namamatay rin kayo sa inggit sa akin. Una sa lahat, okay na ito, hindi ako inggitera. Kasi, maganda ako. Mahirap man kami, maganda ako. Wala man kaming pera, maganda ako. Eh ikaw, maganda ka ba? Po? Oo, hindi ako maganda. At mapanakita. Aray, aray! Kaya huwag kang aalis yan at di ka kakain! Kahit hindi man ako kumain,
Maganda ako. Kahit na uuhaw man ako. Maganda ako. Po. Che! Di ka na, ma'am. Eh, sino ka ba? Buti na pagsasalitaan mo ng ganun si Sir. Kasi nga po, maganda ako. Po. Ay, good morning po, Sir. Nandito na po pala kayo. Hindi, wala pa. Picture ka lang to. Hindi ba ako to? Si Sir naman eh. Che. Timpla mo akong coffee. Black coffee, Sir? Hindi. Blue. Blue coffee. Kaya mo? Asan yung mga papeles ko dito? Lina? Good morning, Sir! Pasok mo nga dito yung mga papeles ko. Ah, Sir, saan ko pa ipapasok dito sa loob? Hindi, sa labas. Ipasok nga, di ba? Pwede mo ipasok sa labas? Sige nga, subukan mong ipasok ngayon sa labas. Sir, nandito na po ang mga files sa labas, Sir. Nagtatanong lang naman po ako eh. Pataw. Akin na po yan. O dito na titira yan, ha? Turuan nyo maging mahusay na katulong. Turuan nyo maglaba, turuan nyo mamalansya, turuan nyo magluto, turuan nyo magsibak ng kahoy, turuan nyo mamalengke, turuan nyo maging hinete para may pakinabang. Sir, saan po ba galing tong batang to? Kamag-anak nyo? Sa kasamaang palad. Ha? Kapatid sa ama. Ha? Kapatid ka ni Peter? Kapatid? Sa kasamaang palad. Hoy! Turuan nyo na yan at nyo patulugin sa inyo para matuto agad. Eh, ikaw, kuya. Kailan ka mag-aaral ng kagandahang asal? Kailan ka matututo makipagkapwa-tao ng tama? Po. O, sige. Anong school may ganyang kurso mag-i-enroll ako? At kung mag-aaral naman ako, hindi sa paaralin yung mga patay gutom! Hoy! Aray ko po. Bakit pinakawalan mo yan? Sir, veterinaryo ho eh. Ha? Kala ko siya yung nahuling tiktik sa hasyenda. Eh, ako pong veterinaryo ng kabayo. Talaga? Sa itsura mo yun, napatunayan ko hindi lahat yung successful. Nagkamali pala ako ng saksak sa kabayo. Bakit? Dapat para sa dila mo ito sinaksak. Masyado ka matabil. Pati sa baba mo, masyado matalim. Ay, kamusta naman hong lagay ni Sylvester, Doc? Sinaksak ako ng antibiotic si Sylvester. Pero sad to say, hindi siya pwedeng ilaban bukas. Meron pang matinding virus na kumapit sa kanya. Ay, aba, hindi pwede, no? Alaki na yung pinusto ko rito, kailangan makatakbo bukas yan. Gawin niyo ng paraan. Mahina ng kabayo. Gusto niyo bang madedo yan? Eh, sir, kung ibang kabayo na lang huilaban natin bukas. Ganon? O, sige. Mag-pick kayong dalawa. Kung sinong mananalo, siyang tatakbo. Kung wala, si Sylvester pa rin tatakbo. Eh, ba't din na siya kaya lumaban bukas? Eh, siya may itumukong kabayo. Patay! Baka buhay pa, tingnan natin. Pasensya ka na, ha? Napunta ka sa walang kaluluwang amo. Okay na po, madam. Hirap na rin naman ako sa pagyan. Rest na rin po. Huwag kang mag-alala. Bago sumapit ang liwanag, lalamunin siya ng aking. Bang, 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 bang. Ah!